Magandang umaga ulit sa inyo, mga kainang, mga katatang. Kumusta po ang inyong araw? Naway, lagi po kayo nasa mabuting kalagayan. So, ngayon po, bago po tayo mag-umpisa, magpasalamat po muna tayo kay Lord sa biyaya at kalakasan na binibigay po niya sa atin sa araw-araw. So, maraming salamat po, mahal na Ama, sa iyong pagmamahal at sa iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. And bago ko po umpisahan uli ang aking part 2 ng vlog na ito na pinamagatang Challenge Tanggal Pekas. Yan po. So, huwag niyo pong kalimutan mga kainang, mga katatang, mga nanay, mga tatay, na mag-subscribe, mag-like, at mag-share, and tap the notification bell po sa video ito, and i-share din po natin. Ano po? So, heto po uli yung natira kahapon sa napatatas, kamatis, lemon na nilagay ko po sa ref. Yun po, eto po yung mga ingredients na pantanggal po ng pekas. Ito po yung ating gagawin. Experiment po natin yon. So, let us see kung talaga pong napaka-effective po talaga niya. So, ito po. Ayan po yung aking pekas. So, meron po siya dyan. Tapos dito po, ito. Ayan po yung pekas. Yan. Ayan po. So, nag-uumpisa. So, kailangan na po natin siyang gamutin. So, parang po hindi po siya kumalat. Yan, para sa ganun po, maging makinis po. So, regarding po sa experience ko po kagabi, so far okay naman po siya. Kasi medyo naging maginhawa yung aking pakiramdam sa mukha. So, ayun po, ito mas maganda po ilagay po sa ref. Kasi pag malamig, mas maganda rin po yung kanyang effect. So, mga kainang, bago po uli ako mag-umpisa, charan! Hindi po yan kape. Ito po ay, ano po, pinaghugasan po ng bigas. So, bago po ako maglalagay uli ng yung pong pantanggal ng pekas, maghihilamos po muna tayo. Pero, ang panghilamos ko po ay ang yung pong pinaghugasan ng bigas. Kasi maganda rin po ito sa ating skin. Ano po? So, umpisahan natin. Yan po. Nasa ano po? Ayan. So, yung pong alam niyo po ba na may benefits po? May skin benefits po yung pinaghugasan ng bigas. Wag po niyo itatapon kasi nakakatulong po yan para po sa ating skin. So, umaga, tanghali, gabi, or umaga at gabi, pwede po kayong maghilamos po ng pinaghugasan ng bigas. Ngayon, pwede naman po yung ilagay sa ref para po malamig, mas maganda. So, punas po tayo. Yan po. Yan, maligay po tayo ng tuwalya. So, muli ito ipapapat po natin ng 15 minutes. So, yan po. Halo po uli. Yan. Halo. Tapos po ng spahit. Circular po. Yan po. Babat po natin ng 15 minutes. So, dito po is 1 minute. 1 minute po na circular po nyo siyang circular po, 1 minute sa forehead. 1 minute po. At saka, actually, wala po akong bulak kaya ang ginamit ko po yung baby wipes. Pero mas maganda po kung bulak pa talaga yung gagamitin nyo. So, ito po yung day 2.
ng ating experiment sa pagtanggal po ng bekas. Sa mga nanay, malaki pong ano yan, malaki pong hindi po nyo kailangan ng malaking budget. Ang kailangan po lang nyo ay yung budget friendly. Gaya po natis, lemon or calamansi, and then patatas po. So, kung matatanggal po ang pekas ko, tingnan po natin yan. Kayo po ang magiging judge. Ayan po yung pekas. Yan po siya. Yan po. So, bago pa po kumalat at tumami, anuhan po natin. Agapan na. So, wala ho tayong pampaderme. Ayan po. So, ikot-ikot. 1 minute po. So, ito po. 1 minute. 1 minute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60. Ayan. So, 1 minute po. Ito ulit. Yan, alam niyo po na pagka itatry po niyo ito, mararamdaman niyo po yung ano, yung iba-iba po yung mararamdaman niyo sa face niyo. Maganda po. 10 20 30 40 50 60. So, yan. So, ito po, last na po ito, gagawa ko uli ako ng pang day 3. So, lagay po natin dito. Yan. So, ano po natin to? Tingnan po natin kung talaga nga pong effective na matanggal po yung pekas. Pantanggal po ng pekas ang patatas, kamatis, at saka ang lemon. Kasi sabi po nila mabisa daw po talaga eh. Punta sa labi ko. So, yan. Mga kainang, we're done. We're done na po.
15 minutes po. 15 minutes. So, time check po is 11:10. So, 5:10:15. Mga 11:20. So, 15 minutes po na siyang ibababad. And then, after 15 minutes po is warm water naman po yung ating panghihilamos. Ayan. So, linisan natin para ano. Yan. So mga kainang, mga katatang, don't forget po to like, subscribe, share po ang ating simpleng video para po sa ganun, pagdating po ng araw na marami na po tayong mga viewers, marami na rin po tayong subscribers, and marami na rin po nag-share. Yes, at kumita po tayo sa YouTube. Pag-uwi ko po sa Pilipinas, ay magpo-for good na po ako at magko-community service po tayo para po marami po tayong ma-share, marami po tayong matulungan, marami pong blessings ang pwede po natin ma-share sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng tulong. So, kasiyahan ko po na tumulong sa ating kapwa, lalo na po sa mga nangangailangan. So, habang may lakas pa po tayo, habang bata pa po tayo, ay kailangan po natin gawin kung ano po yung hinihiling ng ating Panginoon. Ang tulungan, ang tumulong sa ating kapwa. So, ito po yung simpleng paraan na naisip ko para po sa ganun, pagka dumami po, gaya po ng sabi ko, pag dumami po ang viewers, dumami po ang subscribers, at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na suportahan po ang aking channel. Ibabalik ko naman po sa inyo ay ang aking serbisyo sa atin mga kababayan. So, lahat po ng aking mga gagawin sa community ay lahat po yan ay aking i-record. At muli, maraming salamat po.